Good morning mga ka-check. So ito, bumabiyahe kami ngayon. Ispupunta kami ng Lian, Batangas sa may Matubungkay. Pero bago yun nga pala is dadaan muna kami ng Tagaytay. So dito na kami sa may Buendia. At bago nga pala kami pumunta ron mga ka-check is pupunta muna kami sa tiyahin ko sa may Tagaytay. Kasi gusto rin makita yung dalawang anak ko bago siya pumunta ng Amerika. O bali, ang sakay ko nga pala is dalawang bata at saka yung asawa ko. So apat lang kami dito sa sasakyan. At ang pangalan pala nitong sasakyan namin is si Sky. Bali, Kia Picanto siya na 2015 na 1.2 automatic. Bali, nagsimula pala kami sa may Balintawak kanina. Titignan natin kung magkano yung atin babayarin. So magsisilang kami mag-exit mga ka-check. Bali, nagpalagay pala ako kanina ng RFID rito sa Skyway. So hindi ko lang na-videohan, nakalimutan ko buksan. Bayad pala rito sa Skyway mula Balintawak hanggang Buendia is nasa 264. So para sa akin na is parang mataas yung 264 na yon. Kasi nga parang binayaran mo yung makaiwas ka ng traffic sa EDSA. Tan, napapaisip din ako na ito ba yung solusyon ng gobyerno para mawala yung traffic sa EDSA. Kasi para sa akin, kasi kung magaang naman yung traffic sa EDSA is yung mga kababayan natin sigurado, katulad namin, hindi na kami dadaan dito. Mag-EDSA na kasi. Kasi malaking halaga rin yung 264 para sa pangkaraniwang tao. So tingin ko kaya lang mga kadaan dito, yung talagang mayayaman eh. So ito yung masasabi natin dito kasi yung sinasabi, no choice. No choice kasi kung talagang gusto mo pabilis yung papunta mo ng south, talagang dito ka dadaan para hindi ka abutin ng siyam-siyam. Pero para sa akin, sana naman is babaan nila yung bayad dito sa Skyway kasi nga parang napakataas nun. Siguro para sa mga yayaman is worth it sa kanila yon kasi nga kayang-kaya nila magbayad araw-araw ng ganong kalaking tolpi rito sa Skyway. Pero yung mga katulad natin, mga pangkaraniwang Pilipino, is mabigat sa nga sa atin to. Lalo na kung nagtatrabaho ka, galing ka ng Bulacan, Pampanga, yan. Tapos magbabalikan ka, pupunta ka ng Makati, pupunta ka ng Buendia, pupunta ka ng South. Siyempre, medyo expensive na para sa atin. Meanwhile, ito nga mga ka-check is malapit na tayong bumaba dito sa Skyway. So nasa na tayo, South Luzon Expressway. Kanina pa pala nasa South Luzon to, pero nasa Skyway lang pala tayo. Ito nga mga ka-check is pababa na tayo. Ayan na, Calamba Eslex. So ito, ganito pala yung rito. So dito medyo pwede tayo magmabilis dito, 80 to 100 kilometers ang dito. Pwede na tayo magpatakbo ng mabilis dito. Ngayon, ito na yung baba. Ayan, dito na tayo sa Eslex. Baliw. Ngayon ko lang pala nalaman is nakaboring pala dumanang Skyway tsaka dito sa Eslex. Unlike na nakamotor ka, parang mas masarap pa rin yung nakamotor eh. Lalo pupunta ka ng mga probinsya kasi hindi siya nakakabagok. Hindi ka tulad na parang nakakaantok palang bumiyahe pag nakasasakyan ka. Sa inyo mga ka-check, sa tingin nyo, ano masasabi nyo? Itong lugar pa ito, may naalala tuloy sa lugar na to eh. Kasi alam nyo ba mga ka-check, is ito yung dinadaanan namin dati pag naka-shuttle kami sa bus ng papuntang Toyota Santa Rosa. So bali, dati kasi nag-OJT ako ron eh sa Toyota. Sa mismong production ng Innova. So welder ako dati ron. Tapos ayun, pagtapos ko magtrabaho sa Toyota, is nagtrabaho naman ako sa Carmona, Cavite, sa Soil Philippines. So sa mga taga Soil Philippines na nanonood sa atin, is washout sa inyo. Itong lugar pala na to dati, alaala ko, ito yung dating bandang kanan, yung dati, Chowking eh. Wala na pala ngayon dyan. Dati naalala ko, pag dumada na kami rito, siyempre lalo jeep ang sinasakyan mo galing Alabang papunta ka ng Carmona, Cavite. So naaamoy mo yung mga niluluto ng Chowking parang dyan niluluto yung mga nila siomay, yung mga iba pang ginagawa nilang
binibenta nila yung mga manok yata, dyan din minamarinate. At nandito na tayo sa may Alaska. Sa may kaliwa ko, Alaska yan. Dito sa Monarch. Yan yung mga bentahan ng mga heavy equipment. At ngayon is nandito na tayo sa Southwood City. So, bakit ko nga pa pala sinasabi yung kasi kanina, di ba, yung nasa Skyway tayo. Wala akong sinasabi na lugar kasi hindi ko nakikita yung lugar. Kasi ang tataas ng bakod kaya hindi ko siya makita. So, at least dito is nakikita ako na yung mga lugar-lugar. Kaya nasasabi ko kung ano yung lugar dito. So, pag nadaanan mo na nga pala yung Southwood City, is automatic is malapit ka na sa Splash Island. Oh, ito na nga yung Splash Island. So, sa bandang kanan natin, Splash Island yan. Pag nakita ko naman yan, ibig sabihin is malapit na tayo sa May Carmona, Cavite exit. So, yung Splash Island na yan, dating-dati is pangarap na pangarap kong makaligo dyan sa Splash Island na yan . Sa awa ng Diyos, ayun, hanggang ngayon, hindi pa rin. Emotional damage! Bali, ang sunod pala natin dadaan is yung Calax. So, dito tayo dadaan. Malapit na tayo sa Calax. Bali, ang tagos natin is yung bago na sa Silang. Silang, Cavite. Ang tayo lalabas. Mga ka-check is kakanan na tayo rito sa Calax. Sa may Binyan exit. Ito nga is nakalabas na tayo rito sa may NLEX. So, diretso tayo Calax. So, may parang may circle dito . Ayan. Circle. Kasi last Greenfield one. City. Zero. At ngayon mga ka-checks, nakapasok na tayo ng Calax. So, siguro mamaya na lang uli siguro pag nandoon na tayo sa sa may Silang na. So, hanggang dito muna. Tapusin ko muna yung video rito, ha. Nga mga ka-check is nandito na kami sa Silang, paakit ng Tagaytay. So araw pala ng Sabado ngayon, kaya asahan natin na medyo traffic dito. Kasi nga pala pag Sabado nga pala is maraming umaakyat dito sa Tagaytay. So mamaya na siguro, doon na tayo siguro magkita uli sa bahay ng tiyahing ko. So hanggang dito na lang muna. Right, ayun. Dito na kami sa Tagaytay. Yan si Sky . So, ito palang building na yan. Yan sa pinsan ko nga pala yan. Pwede kayong staycation dito mga ka-check. Bahay ng tita. Nandito banda, una nandito. Napisilin mo yung talagang masakit. Napisilin mo yan.
So, ito yung bahay ni Tita. May aquarium din sila. One hour later. At ngayon is pababa na tayo rin sa Tagaytay. Papunta na tayo ng Nasugbo. Ito binabaybay na natin yung Tagaytay na Sugbo Road. So shoutout pala kay Tita na sarap ng pagkain. Is doon lang kami nananghalian ngayon. So yun pala, dire-diretso tayo mga ka-check. Kita ko dati yung ilag nila ko ay job eh. Pandemic. Dito yung may checkpoint dati, di ba? One eternity later. At ayun nga mga ka-check, is nandito na kami sa Matabongkay. So ang nakuha namin parang resort dito is Kandahar. So tara, silip tayo sa kwarto na nakuha namin. So dito kasi number 18. So ito yung ano niya, kwarto. Ayan, good for 4. Ayan, yung kama niya nahihila. Tapos ayan. Tapos siyempre is naka-aircon tayo. Tapos ito yung CR niya. Ayan. Tabo nga lang, walang ano, walang shower, pero okay na rin naman 'yan. Buti na mga gawa ng mga kasira sa kapila. Bakit? Dami nila. Mateo, don't do that, ha? Tomorrow. So good morning mga ka-check. So ito pala yung itsura rito sa Matabongkay pag umaga. So pasikat pa lang yung araw pero marami ng tao at napaka ano, low tide nyo. So maya maya siguro pa ano rin, pa high tide na rin yan. So dito pala maraming cottage siya at maganda lang pala pumunta talaga rito, lalo kung kasama nyo mga bata, kasi talaga mag-i-enjoy dito sa dagat kasi hindi siya ganong kaalon. So ayan, ganito yung itsura. So marami na nagbebenta rito ng kung ano-ano, mga yung salvavida. So pagdating naman sa pangakakainan dito is wala akong kaproblema rito yung pagkain. Katulad kagabi, bumili lang kami ng barbecue. So ang dami nagtitinda ng pagkain dito kahit di na kayo magbaon eh. Pero siyempre iba pa rin pag magluluto kayo. Thank you.
mga ka-check, kain muna kami bago kami umuwi. So, hanggang 12 lang kasi kami mga ka-check dito. Bali, Sabado kami dumating, tapos, ayun, pauwi na rin ngayong Linggo. Yun nga pala, kung pupunta nga pala kayo rito, is ingat-ingat kayo kasi dito is maraming nag-aalok ng mga cottage-cottage. Kumbaga sa LTO, tawagin na natin mga fixer. So, piliin nyo yung talagang dumiretso kayo sa mga resort-resort para wala nang dagdag bayad sa mga ano, fixer. At nakalimutan ko palang sabihin, meron palang ecological fee dito na babayaran kayo. 25 pesos per head or 20. Hindi ko matandaan. Basta mga ganun lang naman. Pero yung mga bata, alam ko, libre. So, ayan, meron na nga dito mga, ayan, mga chicken. Nagtitinda yan, 7-11 dito. So, yun. Ito ko natatapusin yung vlog natin sa Matabong kayo mga ka-check. So, ayun. Bye-bye.